Hello guys, good morning. Papakita ko sa inyo kung paano buksan yung sasakyan nyo. Especially yung van, katulad sa akin. Yung sasakyan ko van. Ito. Especially ganitong klase. Grandia or commuter, basta sa Toyota. Kasi minsan kasi nakakalimutan natin. Accidentally. Lahat naman siguro ng driver nakakalimot minsan. Naiwan yung susi sa loob. Minsan hindi namatay, napatay yung makina. Tapos naiwan yung susi sa loob. Paano mo buksan? Emergency, 'di ba? Paano natin buksan yung van natin? Kasi mayroon nandoon tayo ngayon sa palengke, sa mall, sa SM ngayon. Nakalimutan natin yung sasakyan natin. Susi sa loob ng sasakyan. So hindi natin mabuksan ngayon. Simple lang 'yan. Pero dapat mag-ingat din tayo kasi kung mayroon tayong mga valuable things na dapat nating ingatan kasi madaling mabuksan yung ganitong klase ng mga sakyan, Toyota na mga van. Lahat ng Toyota na mga van madaling buksan. Kaya papakita ko sa inyo ngayon sikreto sa hindi sa para sa magnanakaw ha, para lang sa mga kailangan mabuksan nila for emergency kasi alam mo magkano ang sinisingil nila nung inuumpisa yung sa loob yung susi na kalimutan ko, siningil ako ng 1,500, mabuksan lang. Ngayon, nag-aral ako, paano buksan talaga? Kasi minsan nakakalimot, kasi nga, minsan nagmamadali. Kaya ito, papakita ko sa inyo guys, paano buksan ito. At how easy. Kaya huwag kayong maglagay ng valuable things dito na madaling nakawin. Okay, ito. Ikot tayo, doon tayo sa likod. Kasi doon tayo magbubuka sa likod. Okay? Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung unit ko, Grandia. Meron ding ibang mga van na mga commuter, tsaka yung bagong model nila, madali ding buksan. So ito, nakalak to. Teka dito. Ayan, nakalak yan. So buksan natin. Lock natin. So ngayon, accidentally, nalak mo yung van mo, nasa loob yung susi. Paano natin buksan yan? Ang gagawin mo, siyempre hanap ka ng ganito. Ganito yung hanapin mo. Kung makahanap ka ng pliers, hiram ka kung saan. At saka ganito. Alambre lang, simple alambre. So ang gawin mo, putol ka. Ganyan lang. Naghahaba. Yung dulo, tupuin mo. Nang ganyan. Yung kunting tupi lang. Ganyan. Parang hook siya ngayon. Kasi i-hook natin sa loob. Ganyan. Ngayon. Papakita ko sa inyo saan ito ipapasok. So ngayon, buksan ko muna. Para malaman nyo kung saan ipapasok. Itong dito. Lapit ka dito na konti. Sa lahat ng mga lock ng mga van, mayroon yung butas ng ganyan. Mayroon yung butas yan dyan. Yan, maliit na butas. Dyan mo ipapasok to. Idudukot mo yan dyan sa loob. Yan. Kailangan mo ipasok dyan. Tapos, parang susunod-sunutin mo. Hindi naman all the way na hanggang doon. Kahit 1/4 lang. So, tansyahin mo lang 1/4 dito. Ganyan, no? Ganyan lang kalalim. Ganyan mo, dito ka sa gilid. Yan. Ganyan lang dito sa gilid, no? Para malaman mo na pumasok na siya. At mayroon kang, i-feel mo na mayroon siyang resistance doon. Tapos, i-jerk mo ganyan. Pak! Magbubukas siya. Ngayon, ilalak natin, ha? Try natin. Lock na nakabukas. Nakalaki yan ha. Tignan mo. Nakalaki yan. Ayan. Okay. Ayan. Maliit masyado to. Try natin. Kung hindi to pa pwede, kawatay naman medyo malaki. Mahirap kasi yung medyo maliit. Pasok mo yan dyan. Okay. Ayan. Tignan nyo. Kita nyo? Kita mo? Bukas. Di ba? Ganyan kasimple lang. Ayan.
isang gamitan lang itong alambre kasi na ano. Ayan. So, uulitin mo ulit. I-reset mo ulit yung alambre. Ayan. Ayan. Ayan kasimple. Ulit natin. Ulit natin. Isang beses. Sa loob. Yung nakalock talaga. So, ayan. Pasok mo yan dyan. Ayan. Sa butas. Eh. Sabi yan. So, ayan. Pasok mo yan dyan. Ayan. Hindi naman all the way. Yung talagang ano lang, mapasok mo lang. Teka lang, ulitin natin. Parang... Yung best mo, magaling na pabardo ko na kagbuang. Yan. Nakita niyo? Ayan. Bukas na. Okay. Try natin actual. To. Paano buksan yan? Ganyan lang yan. Okay. Hanapin mo yung butas ngayon kasi nadudukot naman yan. Yan o. Pag nakapa mo na, okay, pasok mo yan ngayon. Tingnan mo, dito. So, ganyang kadali ang pagbukas ng van. Nabuksan ka agad. So, guys, mag-ingat kayo sa mga things nyo sa loob ng van. Kasi nga, madaling mabuksan ang van. Pero sa mga tao naman, kailangan nilang talagang buksan yung van. Ito yung tinuturo ko sa inyo para hindi kayo gagastos na malaki sa mga locksmith. Kasi yung malaksmith talagang tinataga ka. Pag kailangan mo talagang mabuksan yung sakyan mo, tinataga ka nila. Yun nga sa akin, hiningan nila ko na 1.5 para mabuksan lang itong sakyan na to. So parang unfair naman na ganun ka mahal yung ano, yung sige nila na dinudukot lang naman. So guys, okay. So next time, ibang sakyan naman ituturo ko sa inyo paano buksan. Thanks for watching.